Guys, ito yung ginagawa ko pag weekend, okay? Tennis, Sabado Linggo. Playing tennis dito sa Goodyear. Okay na daw. Yun lang ang ginagawa ko. Ito. Medyo panalo pa rin. Still winning, guys. Ngayon ay Sabado, September 19. Nandito ngayon sa Goodyear, Arizona, guys. Naglaro naman ng tennis pag walang magawa. So, ito. Kapartner ko si Eugene na Colbera. Kapag-upunit namin si... Sinang upunit namin ngayon? Nakalimutan ko na si... Basta nakalimutan na yung pangalan ko. yung kalaban namin. Pero yung one set, panalo kami ni Eugene. So, ganun lang. Para ma-exercise lang yung katawan, ma-avoid natin yung high blood, mataas na cholesterol, tapos libangan. Pag walang kliyente, mga isang oras, dalawang oras, tatlong oras ng week, ng isang weekend, na isang Sabado, tapos yung Linggo naman, ganun din, mga tatlong oras. Maraming players dito sa Goodyear, kaya kung minsan kailangan maaga ka. Kasi pag hindi ka maaga, wala, maubusan ka ng court. May standby ka. So nakaupo ka lang, hindi ka papawisan hanggang sa mayroon pa kanting court. Well, kailangan ng exercise, guys. Kahit na tatlong beses lang isang linggo. Kailan lang natuto maglaro ng tennis? Siguro 2007. First time kong humawak ng racket. Saka bola. Kasi nung pumunta ko one time sa Sports Authority, hindi ko alam yung mga ano, kung anong kailangan kong racket, kung anong kailangan kong sapatos, kung anong kailangan kong bag, tennis bag. Basta ang ginawa ko kasi noon na pumunta roon, nagmulot lang kung anong magustuhan ko. Hindi yung, kasi ang sinasabi nila kasi pagka nag-umpisa ka sports, alam yung mga murang racket lang, murang sapatos, murang bag, yun lang mo lang bibili mo. Para kung magustuhan mo, di palitan mo, bili ka ng mas mahal. Pero ako, hindi ko nang ginawa ko eh. Ang ginawa ko nung una kong magka-racket, pumunta ko sa isang sports store. Wala, pulot lang pulot. Kung anong makita kong magustuhan ko, kahit na medyo may kamahalan, kinukuha ko. Kaya, yun. Muna kasi, tiyatawan ang pao mag-gawin eh. Tiyatawaan ako pag maglaro ng tennis. Kasi siyempre, bago ka lang. Hindi pa alam yung rules, number one. Hindi pa alam yung doubles, hindi pa alam yung singles, hindi pa alam yung paano mag-score. Kaya ang ginawa ko yung mga marunong na, siyempre nagpa-turo ako. Pero hindi ako nagpalison kasi guys, pagka nagpalison ka dito sa ano, sa tennis, medyo mahal. Yung mga nagtatanggap ng lison ngayon is $40 an hour pagka gusto matuto ang tennis. Pero ako hindi. Nakikipaglaro ako sa mga maruto. Kasi pag magkipaglaro ka sa kagaya mong ano, kagaya mo nag-aaral, eh wala, hindi ko matututo. Kailangan makipaglaro ka doon sa marunong na para at least maturuan ka kung ano yung dapat gawin, kung paano maghawak ng grip, yan number one, kung ano mga basics ng tennis, kung paano paghawak ng forehand sa grip mo, ano yung grip na gagamitin mo, kung pwede kang
kung mag-a-adjust ka ng grip ng backhand, kung paano mag-swing. Ayun, mga ganun, simple lang, pero kung sa actual na, medyo mahirap. Tsaka kung mayroon kayong alam na pag-bowling, yung bowling lang, ikaw lang papano, pero may pader na papaluan mo para pabalik-balik lang yung bola. Marap malaki yung may tutulong nun, kasi mag-isa ka lang, may tapos may line, parang net doon sa wall. Kasi may tutulong nun kasi alam mo yung paano paluin yung bola para hindi outside, hindi mapunta sa net. Pero hanggang sa yun, daan-daan ako natuto. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga trophies sa karoon ng singles, doubles. So, siguro guys, mga limang beses ako nag-champion ng doubles. Saka dati kasi, nung medyo natuto na ako, ako na mismo yung nagpapa-tournament dito sa Goodyear. Meron silang entry na $25, tapos libre kain na yon. Meron na kaming pagkain, tapos patlak. Mga iba, tapos kung ano ng pagkain, may barbecue, may mga chicheria, soft drinks, tubig, kanin, pansit, spaghetti, yan. Mga dinadala ng mga kaibigan natin noon. Hindi pala pa. Actually, ako yung unang nagpo-tournament dito noon sa Goodyear, Arizona. Yung mga iba, na sumuot na lang. Pero ako yung original na nagpo-tournament ng famous dito. Kahit hindi pa ako marunong noon, at least ang purpose ko lang kasi para makakuha ng mga kliyente. Siyempre, kung marami kang ma-invite, marami kang mai-re-report sa'yo na bibil ng bahay o kaya bibil ng life insurance, kaya yun ang purpose ko noon. So, ganun nangyari. Pa-tournament. Tapos, yun, makikilala ka. Tapos, gawa ka ng mga business card para ipamagyan mo sa mga gusto mag-join, di ba? Doon ka makakarami ng mga kakilala. Kasi nung nandito kami sa Arizona, nung dumating kami sa Arizona, kasi sa family lang yung kakilala namin at that time. So hanggang sa dumami at dumami, yun, sumasali kahit ano, basketball, sa tennis, yun hanggang sa kwan. Yun na yung naging happy ko every weekend. Sometimes na, hindi lang weekend eh, pati weekdays. Pupunta ko dun sa Paseo Racket Center dun sa Glendale para maglaro lang. Pero dun kasi may bayad. I think $5 for 4 hours. I think. Kasi dito sa Arizona, nakatukatuloy ako. Dito sa Arizona kasi pwede kang maglaro the whole year, kahit na summer, kahit na winter. Kasi dito guys, hindi nag-i-snow. Mayroong portion na nag-i-snow sa Arizona, pero dito sa location namin, sa May Phoenix area, hindi siya nag-i-snow. Wala lang, kung summer lang may talaga 120 degrees Fahrenheit. Tapos pag winter naman, mga 34 degrees lang. So, still manageable yung lamig niya. Pwede maglaro ng alas 6 ng umaga, ng alauna, alas 3. Pag summer naman, pwede maglaro ng madaling araw, like 5 o'clock. Kasi basta mayroon ng araw, pwede na maglaro. Pero mga 2 hours lang kasi yung 8 o'clock, 7 o'clock, medyo mainit na, kaya limited lang yung time para maglaro. So, ganun. Hanggang sa laro. Alam mo, minsan tumawag ka ng ako, no? Kung minsan ikaw ang tatawagan para maglaro.
Hindi naman, kung bakanti ka, kung wala kang ginagawa, di laro lang. Ang una kasi, palos araw-araw sa tennis court. Kasi magagalit na si Mrs. para siya sabi niya, doon na raw akong matulog sa tennis court. Sabi lang niya, pero at least natuto. Kasi naman ibang sports, kasi yung basketball guys, medyo physical yun. Maraming pipilayan, may body contact kasi doon. Pero ito, sa tennis, sarili mo, walang body contact. Kung ma-injured ka dito, ikaw nang parang magsarili na lang, ikaw nang may kasalanan. Kaya minintin ko lang yung tennis. At least yung tennis kasi, medyo mahal din yung kung kasi pag nag-umpisa ka, medyo mahal lang. Umpisa, kailangan mo ng sapatos, depende kung saan. Nakakantok. Umisang kasi, galing maputpud yung ano, sole ng sapatos. Kasi, kung araw-araw ka, mga 2 months, kailangan bumili ka naman ng bago. Kasi kailangan mo ng bago kasi kung minsan sasakit yung likod. Yan, kakaroon ka ng back pain. Kung hindi tama yung sapatos na nabibitin mo, magputput na. Para, o kaya magkaroon ka ng knee pain. Kasi putputa yung ano, yung sapatos. Kaya kailangan yung mga maintenance natin. Kailangan bago yung sapatos na gamitin mo para maganda, comfortable ka. Hindi sakit yung likod, yung paa, hindi na sakit. So, ganun lang. Yung sa natuto. Hanggang ngayon guys, naglaro pa rin, nakaka ilang set pa. Kanina, itong laro ko ito, naka-4 na set ako. So, still, hindi masama. Habol pa rin yung bula. Saka nakakabalik ng bula, power. So, kaya minimintin ko lang itong sports na ito. Kasi nung nasamay kami kasi, kaya nagkaroon ako ng idea pa lang dapat talagang maglaro ka ng tennis. Kasi may nakalaro ako itong guys na 95 years old na mag-asawa. Nakalaro ko yung mismo yun sila. 95 years old nung nasaway kami. Inahabol pa yung bula. Biro mo yun, 95 years old ah. Inahabol pa yung bula talaga. Kahit ipower mo, ibabalik pa rin sa'yo. Nagkaroon ako ng idea, siguro ako ito. Kasi tiyanong ko sila, bakit? Hanggang ngayon nakakalaro pa kayo. Sabi nila, kasi nung bata kami, ito na yung laro namin. Pwede nila, hindi na kami tumigil. Maglaro ng tennis hanggang ngayon. So yung pa rin exercise nila, biro nyo 25 years old, naglaro ng tennis. Naglaro ng tennis. Saka yung mga iba dyan, mga 85 years old, mayroon na kaming kasama dito. Pinakamatanda na kasama namin dito naglalaro. Si Taro is like 80 years old na ata. From Japan. Pero talagang ano, masigla pa rin, nakakatakbo pa, nakakahabol pa rin ng bula. So, yun. Kaya nagkaroon ako ng idea na dapat talaga i-continue itong paglaro ng tennis. Kasi, number one, hindi physical. Tapos, may chance count pa nga kasi pag wala sa'yo yung bula, hindi kang kwanta. Ang antantay mo lang yung bula hanggang sa dumating sa'yo, di nakakot pa nga ka doon. Hindi kaya ng basketball, takbo ang takbo sa court, di ba? Pero ito, may chance ka lang magpay nga konti. Habang wala sa'yo yung bula, di at least naka-rest ka, di ba? So, salamat guys sa panonood. Okay, yun lang yung point ko about tennis kasi hindi ko naman pinangarap maglaro actual ng tennis noon. Pero nainganyo lang ako sa mga kasama ko na naglaro ng tennis na nagustuhan ko rin. So, yun. Sinunod ko na yung gusto ko na ginawa ko ng hobby talaga yung paglaro ng tennis.
hanggang ngayon. So guys, salamat sa panonood. Okay, sana nagustuhan nyo. At yung mga bata-bata nyo, hindi pa kayong mag-umpisa. I started playing tennis when I was, I think, 40-something, 47, I don't know, 43 years old or 47 years old. Doon ako nag-umpisa ang tennis. So, hindi naman sama. Kaya hanggang ngayon, naglalaro pa rin. Sana, ang goal ko nga, mga 80 years old, naglalaro pa rin ako. Hopefully, you know, kaya nga minimitin natin yung health natin. Para sa ganun ay talagang makapaglaro pa rin tayo, makatakbo pa rin, mahabol yung bula, tapos maibalik yung bula, yun ang goal natin. So, salamat sa panonood guys. Sana mag-comment, mag-like, mag-subscribe kayo sa channel ko, yung Prof Channel, at huwag kayong magsawang manood. Minsan medyo boring yung mga videos ko, pero according to lang ganyan eh. Naman tayo paano? Basta, sana manood kayo. Saka mag-subscribe na rin kayo para sa ganun ay saka i-click nyo yung notification bell guys para ma-notify kayo kung mayroon akong bagong upload na video. At saka kung mag-i-list ako, kung gusto nyo magkasama, mag-join sa live streaming ko, pwede na rin. Mag-comment lang kayo kung anong gusto nyo comment. Pwede yung kung negative yung comment nyo, acceptable yun. Basta at least may improve po yung pagsalita, may improve ko lahat. So, may improve ng konti para sa ganun ay gumanda naman, dumami yung viewers. Siyempre, number one, okay? Siyempre, pag dumami yung viewers natin, dumami yung review nyo. Alam nyo siya din. Dumami ang ads natin, guys. Kailangan panoorin nyo yung ads. Huwag i-skip, okay? Tapos, pag dumami yung ads, hindi nyo i-skip yung ads. Dadami yung review nyo. Tulong tayo sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Yun ang purpose natin, kaya tayo nag-YouTube para tumulong ng mga unfortunate people sa Pilipinas. So sana supportan nyo yung yung layunin or hangarin ko ng makatulong sa Pilipinas, okay? So again, maraming salamat sa panonood. Sana magkaligtaan, okay? Again, mag-like, i-share, mag-comment, okay? At saka, siyempre, subscribe sa Juprop Channel. Yun lang guys, maraming salamat sa mga nanood, mga nag-comment, nag-thumbs up. Maraming salamat sa inyong lahat. Mabuhay tayong lahat. Juprop Channel. Okay?